Natumba naman ang ilang poste sa Maynila matapos hambalusin ng malakas na ulan at hangin dala ng bagyo. Isang residente ang sugatan matapos madaganan ng nawasak na pader. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Parang mga domino na nagtumbahan ang mga poste ito sa Gagalangin, Tondo, Maynila sa kasagsagan ng bagyong Julina kahapon. Isang SUV ang nabagsakan ng isa sa mga poste. Ligtas naman ang may-ari, yun nga lang, dalawang buwan pa lang daw mula nang mabili niya ang sasakyan. Kwento ng sidecar rider na si Arturo, saktong huminto siya sa pamamasada para magkape nang mapansin niyang sunod-sunod na nagtutumbahan ng mga poste. Unang bumigay ito, sa tapos sunod-sunod na ito, bigla nagkaputukan na. Kaya nung pagkaputok, umalis na kagad ako, makbuka agad ako dito. Ayon sa kapitan ng barangay, marupok na at nakatagilid ang unang posting tumumba na gawa sa kahoy. Malakas na yung ulan, tapos inaanay pa yung mga poste. Ulan, sabay hangin, kaya po siguro kaya siguro bumagsak. Sobrang lakas ng hangin. Yung poste wala na pong laman. Kumalso naman ang isa sa mga poste sa isang bahay kaya hindi na damay ang mga kasunod nito. Yun nga lang, nabutas ang pader ng bahay matapos tamaan ang poste. Isang residenteng naglalabas sa loob ng bahay ang nadisgrasya at agad na isinugod sa ospital. Dito po, sa loob ng banyo, bumagsak sumandaling poste, nabagsakan po ng bato sa ulo at saka sa balikat. Pinadala namin sa GAT address, kung wala, direto sa Santana. Para masitiskan. Agad naman dumating ang mga tauhan ng Meralco para ayusin ang linya ng kuryente sa lugar. Paglilinaw ng kumpanya, dalawang pribadong sub-transmission poles na hindi nito pag-aari ang naunang bumigay. Dito na raw nadamay ang tatlong poste ng Meralco. Nakikipag-ugnayan na rin ang kumpanya sa mga apektadong pamilya para magpaabot ng tulong. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.